Ay, ano ang nangyayari dito? Bakit sila nag-aaway? Tsaka, yung bata nasa loob pa. Ito kasing si Kuya Kirk mo. Ewan ko pa sa batang yan. Nag-aalala na nga ako sa apo ko at baka madamay pa sa away nilang dalawa. Ha? Bakit to? Ay, pambihira naman itong si Kuya, oh. Ilang sandali lang ay lumabas si Kirk bitbit ng kanyang 2 taong anak na iyak ng iyak. Akin ang anak ko, Kirk! Tumahimik ka! Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko! Kuya! Huwag kang makisali dito, Sam! Labas ka na dito! Kuya, baka lang naman kasi pwede nyo naman idaan yan sa mahinawang usapan. Kirk, makinig ka sa kapatid mo. Pwede ba? Huwag kayong makialam. Away namin itong mag-asawa. Kirk, parang awa mo na. Ibigay mo na sa akin ang anak ko. Isa ka pa. Kung gusto mong lumayas, lumayas ka. Pero hindi mo madadala ang anak ko. Anito, pagkatapos ay lumabas, nabit-bit pa rin ang umiiyak niyang anak. Nay, baka ano pong gawin niya kay baby Krisha? Ay, naku, Diyos ko po. Ay, sakit sa ulo naman yung mag-asawang yan. Wala na nga ambag dito sa bahay, palagi pang nag-aaway. Sam, ang boses mo baka marinig ka. Totoo naman eh. Wala na silang ginawa kundi mag-away at magdulot ng sakit ng ulo kay nanay. Hindi lang talaga ako makapagpigil. Boo, hayaan mo na. Pati ikaw na high blood na din. Ito, tubig. Uminom ka muna. Salamat, Boo. Bakit kasi hindi na lang tayo lumipat? Kaya na naman natin, di ba? Gusto ko na rin ng peace of mind, Boo. Kaya lang paano si nanay? Sigurado akong papasa niya lahat ng dito sa bahay. Alam ko, mahirap to para sa'yo na iwan ng nanay. Pero Sam, kailangan din naman natin mag-ipon. At saka, pwede naman tayong tumulong sa ibang paraan. Boo, naiintindihan ko naman. Gusto ko din yun, pero pwede bang tsaka na natin pag-usapan? Magpahinga na tayo. May pasok tayo bukas. Nagkibit-balikat na lamang si Mon pagkatapos ay tumabi sa nakahigang si Sam. Kinabukasan, maagang nagising si Sam upang maghanda ng almusal at babaunin nilang dalawa ni Mon nang biglang lumapit ang kanyang bayaw. Sam, nakakahiyaman pero baka naman meron ka dyan. Kagabi pa kasing walang gatas si baby Trisha eh. Ganun ba? Sige ate, pahihiramin kita. Saglit lang ha. Eto, ibili mo agad ng gatas ang pamangkin ko, ha? Pasensya na, kaunti lang yan. Wala pa kasi akong sahod, eh. Allowance ko lang yan, ha? Bigay ni Mon sa akin. Salamat, Sam, ha? Pasensya ka na talaga. Alam mo naman na nagtitiis lang ako sa kuya mo. Magugutom ang anak ko, Sam. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Oo, ate. Sorry. Sana magbago na si Kuya. Nagkibit-balikat lamang ito at umalis na. Paano yan?
Pinahiram mo pa ang allowance mo. Anito, habang kumakain na sila. Hayaan mo, manghihiram na lang muna ako sa katrabaho ko. Hindi ko matiis eh. Siguro kaya sila nag-away kagabi kasi gusto na ni ate na iwan si kuya. Sorry to say ha, pero napaka-irresponsable naman kasi ng kuya mo. Ay. Sinabi mo pa, hindi na ako magtataka kung saan siya nagmana. Hayaan mo na. Bibigyan na lang kita ng pera mamaya. Mon, okay lang. Ako na maghahanap ng paraan. Abo, meron pa naman ako eh. Kaysa mangutang ka sa kung sino-sino dyan, bakit hindi mo nalang tanggapin ang perang galing sa akin? Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Lahat na yata ng gastos sa'yo. Ano ka ba? Kaya nga tayo mag-partner, diba? Kailangan natin magtulungan. Salamat, Buha. Alam mo, araw-araw kong pasasalamatan sa Diyos na ikaw ang taong ibinigay niya sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Sige na, kumain na tayo. Ang aga-aga eh. Hanggang kailan mo ba sasaluin ang problema ng pamilyang yan? Diyos ko naman, Mon. Magtira ka naman para sa sarili mo. Turan ng kasamahan niya sa trabaho. Hanggat kaya ko. Tsaka hindi ko naman kayang tiisin si Sam. Kailangan niya ang tulong ko. For better or for worse na to, no? For riches and for poor. Wow, ha? Bilib din naman ako dyan sa pagmamahal mo, sa Sam na yan. Well, sana lang hindi ka magsawa. How bitter mo naman. Dinidiscourage mo naman itong kaibigan natin eh. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Hay nako, tumigil na kayo at baka marinig pa tayo ni boss. Mabuti pa, magtrabaho na lang tayo. Naging maganda naman ang unang buwan ko sa trabaho, lalo na't kaklose ko na ang mga kasama ko. Pero may bagay ako napapansin, lalo na kay Cade na mas lalong napapalapit sa akin. Nahahalata ako sa mga kilos niya na may kakaiba, lalo na kapag nakatingin ito sa akin. Alam ko may mga ibig sabihin ng mga tingin niya, ng mga ngiti niya. Minsan, hindi ko nalang pinapansin. Pero kung paano ko umiiwas, ay gano'n naman ang kanyang paglapit. Kung dati ay hinahayaan ko lang siyang hawakan ako sa braso habang nagsasalita, ngayon ay minabuti ko nang dumistan siya agad. Ayaw ko kasing tuluyan itong mahulog sa akin. Oo, maganda si Kate. Pero kahit na minsan ay hindi sumagi sa isip ko ang pagtaksilan si Mon. Pinangako ko sa sarili kong hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ng relasyon namin. Kaya naman hanggat maaga pa ay kailangan ko nang umiwas sa tukso. Isang araw, dumalaw si Mon sa pinagtatrabahuan ko. Pinakilala ko siya sa mga kasama ko. At proud na proud akong gawin iyon sa harap nila. Kaya lang, nung araw din na iyon, ay hindi ko inaakalang dadalaw din si Tim sa restaurant. Kaya naman nagkita sila at sandaling nag-usap. Wala naman akong nagawa at hindi rin ako makapalag nang kamustahin ito si Mon. Sam, reserve naman kay Mon yung specialty natin ha. Charge mo na lang sa akin, okay? Wag na boss.
Gusto ko rin kasing i-treat ang girlfriend ko. Okay, Sam. Ikaw bahala. Matipid nitong tugon. Pagkatapos ay dumiretso na ito sa kanyang opisina.